interesante sa bawat kasaysayan ay yung mga hindi official na itatala. Isang halimbawa na po dyan ang Cavite Mutiny. Bunga ng pag-aaral ng isang Jesuita, ang ating kaalaman tungkol sa mga rebelyon ay magbabago. Narito ayon kay Xiao Chua ang tunay na kasaysayan sa likod ng Cavite Mutiny sa Xiao Time, ako ay Pilipino. Makasaysayan nga po, it's showtime! Ang episode na ito ay handog sa inyo ng The Grand L Square and Residences. Kung kayo ay mapadpad sa Tarlac City, tumuloy sa L Square Hotel, where comfort and affordability spends here. Happy Fiesta sa aking bayan sinilangan, Tarlac City, kahapon, January 20. Gayun din, 141 years ago kahapon, January 20, 1872, naganap ang tinatawag na Motin de Cavite. Ha? What's that Pokemon? Ito po ang Cavite na naging dahilan ng pagbitay sa garote sa tatlong paring martir, Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora na ikinagimbal ng bayan. Sa mga susunod na taon, ang katagang 1872 ay ikinanginginig ng marami at iniiwasang sambitin. Ganito ang epekto ng naging tugon ng mga Espanyol sa isang nabigong pag-alsa. Ayon sa ating mga textbook, pinangunahan ito ng isang sarhento Francisco La Madrid na sinalakay ang Fort San Felipe Neri sa Cavite gamit ang ilang sundalong Espanyol. Ito ay dahil daw sa pagtanggal ng pribilehyo ng mga nagtatrabaho sa arsenal ng Cavite sa hindi pagbabayad ng tributo o buwis at sa hindi paglahok sa sapilitang paggawa. Matagumpay na nakuha ng mga rebelde ang puwersa, ngunit matapos ang isang oras, nagapi ito ng mga puwersang Espanyol. Namatay ang mga pinuno ng rebelyon at ang mga pinaghihinalaan na kasangkot ay itinapon sa Marianas o Guam, o di kaya ay binitay. Ngunit, isang bagong pag-aaral ang inilathala ng isang Jesuitang historiador na si John Schumacher batay sa isang bagong tuklas na dokumento, isang ulat na isinulat mismo ng Gobernador General Rafael de Izquierdo na siyang babago sa mga kaalaman natin ukol sa rebelyon. Hindi lamang pala pagbabayad ng tributo at gawa ng mga trabahador ng arsenal ang dahilan ng pag-alsa tulad ng mga unang nabanggit. Niwala ngang nagmula sa arsenal sa mga nag-alsa. Isa pala sana itong malawakang pag-alsa na naglalayong makipaghiwalay ang Pilipinas sa Espanya. Kasama sa plano ang kasabay sana na paglusob sa Fort Santiago sa Maynila. Matapos nito ay pagdedeklara ng independensya at pagpatay sa lahat ng mga Espanyol na hindi magmamakaawa sa kanila. Nabigo ang pag-alsa dahil sa napaghandaan na rin ni Izquierdo ang pag-alsa dahil sa mga ilang sulat na walang lagda na nagsusumbong sa mga plano at nang makumbinsin niya ang ilan sa mga sasama sana sa rebelyon na huwag nang tumuloy. Ang mga tunay na utak ng pag-alsa ay hindi ang tatlong paring martir na binitay, kundi ang mga mason na sina Maximo Inocencio, Crisanto de los Reyes at Enrique Paraiso na kasama sa mga naipatapon lamang sa Marianas. Bakit kaya hindi sila binitay? Suspecha ni Schumacher, ito ay dahil kapwa mason ang tatlong utak ng rebelyon at ang Gobernador General. Maaari rin ginamit ng mga nag-organisa ng pag-alsa na si Francisco Saldúa na ginarote ng mga Espanyol kasama ng tatlong pari matapos ang isang buwan, ginamit ang pangalan ni Padre Burgos upang makapaghikayat. Ano man ang nangyari, ang pangyayari sa Cavite at ang pagbitay sa pari noong 1872 ay tatatak sa isipan ng maraming mga Pilipino at isa sa mga binabanggit na salik sa pagnanais ng kalayaan ng maraming Pilipino mula sa mga kolonisador. Ako po si Xiao Chua, Pastelbisyon ng Bay. And that was Xiao Time.